Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update ngayong February 1 to 15, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay and pa-follow like na rin ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee, available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. So, let's see, Virgo, what's up with you ngayong February 1 to 15. Virgo. Okay. First house arrival. So, this is about yourself. Oo, maaring mas may focus ka ngayon sa sarili mo. I also see you making some changes in your physical appearance, improving your looks. Oo, may binabago ka sa iyong sarili. Bagong haircut. You also have, ascendant na naman. Ang first house is also related to your ascendant. Well, yeah, oo. So, some of you, maaring ang inyong bibigyan talaga ng attention ngayon ay pag-i-improve sa inyong mga sarili. Oo. Meron ditong, gagawin kayong pagbabago sa hairstyle ninyo. You also have trine symbiosis sextile. So, trine is about help, tulong, or assistance from someone. Maari rin collaboration, working with other people. So, maaring merong tutulong sa'yo na ma-improve mo yung sarili mo. Like, for example, someone na mag-mentor sa'yo. Tutulong sa'yo paano mo may improve yung sarili mo. Ganyan. Let's see, ano pa? Your overall energy. Ano yung overall energy ng mga Virgo? You have the Seven of Pentacles. Meron ka mga hinihintay. Oo. Hinihintay na i-claim. Pwedeng meron kang pera na hinihintay. So, kailangan patience dito. Pwedeng loans din. Meron kang loans na hinihintay na ma-approve. But this is also about fruition, eh. Yung harvest time, no? Kailangan mo lang ng konti pang panahon. Huwag mong madiliin ang mga bagay-bagay kasi malapit na. Malapit na yung malapit mo na makita yung resulta. Oo, mahirap naman na hinog sa pilit kasi hindi yan masarap, hindi yan matamis. Maasim yan. Okay? So you have the Seven of Swords. Nako. Virgo, be careful rin with your finances right now. Iwasan yung mga yung easy money, no? Kasi pwedeng magkaroon ka ng issue, problema dyan kapag hinayaan mong ma-involve ka sa ganyan yung mga easy money or investments na you think na magdo-double up yung pera mo but ang ending pwedeng ma-scam ka. So, pay attention to those people na nag-overpromise sa'yo. Dapat realistic. And of course, pay attention rin sa pag-handle ng finances mo. Take care of your finances, your belongings, your properties, your resources. Yung challenge mo, you have the Moon and the Devil. Oh my God! Nako, Virgo, merong meron kang, ang tawag doon, hidden enemies. Oo. Yung tipong someone might be against you or wanting to bring you down. And be careful kasi pwedeng malapit na tao to sa buhay mo na hindi mo inaakala. And also, yung iba sa inyo ang challenge is related sa mga unhealthy habits ninyo. Maaring meron kayo ngayon na ginagawa or activities na alam nyong unhealthy para sa inyo, hindi makakabuti para sa inyo. So, some of you are struggling. Nagsistruggle kayo para makaalis dyan. Kaya siguro itong ascendant and first house is all about yourself because ngayong first half ng February, you will have to focus on yourself, improving yourself for the better.
Oo. Some of you, kailangan yung umalis sa toxic situation. Yan yung challenge ninyo kung paano kayo makaka-recover from that, makaka-alis sa ganyan, makakawala sa ganyan. Kasi yan yung, ano eh, yan yung mga blockages ninyo pumipigil sa inyo na mag-grow. Mm-mm. So, your opportunity is the Six of Wands. Wow. And the Eight of Swords. So, ayun na nga. Meron ditong feeling stuck. So, pwede kasing may mga pagkakataon na mahina yung loob mo or yung tiwala mo sa sarili mo, hindi ganun kataas. So, as an opportunity, you will realize kung ano pa yung pwede mong magawa. No? You will break free from this limitation. Iiwasan mo na makinig sa mga naysayers. So, itong mga naysayers na to, yung lagi lang may nasasabi na negative about you. Pero ang totoo, gusto lang nilang i-discourage ka, i-distract ka, para mawalan ka na ng lakas ng loob. But, as an opportunity, kayang-kaya mong bumawi. No? The Six of Wands is about success. So, ano man ang gawin nila, pilit nila na ibagsak ka, ay hindi nila kayang gawin yun. Dahil ang opportunities ngayon ay nasa sayo. Ikaw yung may control over it. I also see popularity sayo. May fame, may recognition. So, your blessing is the Magician, see? You're being blessed with a lot of talents and skills. That's the energy of a Magician. And I think you are going to step into your own power. Na tipong realization ng mga kakayanan mo, abilities mo. You're going to be blessed once you finally realize yung talents and skills mo, yung worth mo. You have the Knight of Pentacles. This is an opportunity na pang matagalan, long term. Lalo mo pang i-enhance yung kakayanan mo. Kaya siguro first house to, which is about yourself. But because this is focusing on yourself, your abilities, your talents, your success. Okay? You also have, oh, diba? May soul's growth. Growth is never easy. Have faith and trust in the journey. Yes, kailangan mo lang magtiwala doon sa journey mo. Protection, yes. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na someone might be against you. So, that's why you have to protect yourself. Protect your energies. Consider who you allow to take your energy and who you give it away to freely. And then, Eagle, ancestral healing. Your ancestors are holding space for you to heal your past. So, not to worry. Siyempre, may mga disappointments tayo sa iba. Nasasaktan tayo. But of course, wala namang ibang way sa ngayon. But to heal, no? To heal from that. And you will be open to that. To heal yourself. Okay? Just always remember to protect your energies. So, that is your reading, Virgo. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Virgo. See you again.